Siya ang tinaguri ang greatest shooter of all time sa NBA. Ang 6'3" guard ng Golden State Warriors na si Stephen Curry. 2x three points champion, 1x steals leader, 2x NBA scoring champion, 9x NBA All-Star, 1x All-Star MVP, 1x Western Conference Finals MVP, 1x Finals MVP at 4x NBA champion. Isa lamang yan sa mga naging achievement at naging stepping stone ng tinaguri ang greatest shooter ng NBA. Tara mga idol, pag-usapan na natin yan. Umpisahan natin sa batang Steph Curry. Siya ay pinanganak sa Akron, Ohio at anak ng dating NBA player na si Del Curry. Bata pa nga lang si Curry ay maaga na itong namulat sa paglalaro ng basketball. Dahil basketball player nga ang kanilang ama, maging ang nakababatang kapatid nito na si Seth Curry, nakalakihan na nga nila ang paglalaro ng basketball. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung bakit naging biyasa ito, lalo na sa pagtira ng tres. Hindi nga katangkaran itong si Steph na may listed height lamang na 6'3" na may payat rin na pangangatawan. Kaya naman madalas itong madiscriminate dahil kadalasang gustong kunin ng mga kupunan ay ang matatangkad, athletic at mga dunker player. Kaya marami ang nagduda kay Steph kung kaya ba niyang maitawid sa NBA ang talentong meron siya. Pinatunayan nga ni Curry na hindi lang pagiging athletic o pagiging scorer sa ilalim ng basket ang paraan para maipanalo ang laban upang maging isang effective scorer. At ang naging susi ni Curry ay ang kanyang pagiging sharpshooter. Nagkolehiyo si Curry sa Davidson at nakapaglaro sa Wildcats kung saan ito ang freshman year niya. Dito ay naipakita niya na isa siyang effective shooter na kung saan ay nag-average si Curry ng 21.5 points per game. At sa pagkakataong ito, nagawa din niyang burahin ang record ni Kadrian Clark bilang NCAA freshman season record for 3-pointers matapos siyang gumawa ng 130 3-points made. Hindi lamang iyan mga idol, dahil sa pagtatapos ng kanyang freshman season, kinanghal din siyang Southern Conference Freshman of the Year at Southern Conference Tournament MVP. At sa kanyang sophomore season naman ay umangat pa ang kanyang stats sa 25.5 points per game. Pinangunahan lang naman ni Curry ang kanyang kupunan sa record na 26 wins and 6 losses. Kinapos lang sila para sa Final Fours ng NCAA dahil tinalo sila ng top-seeded team na Kansas Jayhawks. Well, sa kanyang final season sa Davidson, mga idol, ay nag-average si Curry ng 28.6 points per game at tinagurian siyang NCAA scoring leader at pinangalan ng Consensus All-American. Hindi man pinalad si Curry na makapagkampyon sa kanyang collegiate basketball year, ay pinalad naman siya na makapasok sa pinakamalaking liga ng basketball at dyan nga ay sa NBA. Dahil sa 2009 NBA draft ay napasama si Curry sa madadraft at nakuha siya bilang 7 overall pick na pinili ng kupunan ng Golden State Warriors. Kasabayan niyang na-draft sa taon na ito sila James Harden, DeMar DeRozan at Blake Griffin. Well, sa kanyang rookie season ay naging starting 5 kagad itong si Steph Curry. Hindi naman ganun kalakas ang lineup ng Golden State Warriors sa mga panahon na yon. Si Monta Ellis at Stephen Jackson ang siyang naging katuwang ni Curry sa kanilang kupunan. Nag-average si Curry ng 17.5 points per game, 5.9 assists per game dahilan para mabilang siya sa NBA All-Rookie First Team. Sa kasamaang palad ay hindi nga ito naging sapat para kay Curry para magawa niyang bitbitin sa playoffs ang kanyang kupunan dahil lumagpak sila sa 13th spot. 2011 to 2012 season, ito na rin ang pangatlong season ni Steph sa liga nang dumating na sa kanilang kupunan si Klay Thompson. Bagamat may mga katulong na si Curry sa katauhan ni Thompson, ay wala din naman nangyari mga idol. At sa season na ito ay lalong bumaba ang stats ni Steph na bumagsak sa 14.7 points per game, 5.3 assists per game. At gaya ng kanyang unang season, muli na naman silang lumagpak sa 13th spot. Sa madaling sabi mga idol, 3 consecutive season na hindi man lamang nakatapak ng playoffs itong greatest shooter. Pero 2012-2013 season, nang dumagdag naman sa kanilang lineup ang kanilang best defender na si Draymond Green. At sa season ding ito, sa taong ding ito, kasabay ding ipinanganak ang Splash Brother na naging bansag kila Curry at Klay. Ito ay nang magpaulan ng maraming tres si Curry at Klay sa isang regular season game. Kalaban nila ang Charlotte Bobcats na nag-combine si Curry at Klay ng 7 combined 3-pointers sa first half pa lang ng game. Sa season ding ito, nagsimulang gumanda ang kanilang chemistry dahil na rin sa kanilang mahusay na head coach noon na si Mark Jackson. At sa season ding ito ay pabulusok ding umangat sa 22.9 points per game ang stats ng greatest shooter with 45.3% sa shooting niya sa tres. At sa pagkakataong ito ay nakatapak na rin sila sa playoffs. At ito na rin ang first appearance ng greatest shooter sa playoffs na pumuesto sa 6 spot. Well, sa first round ng playoffs, nang makaharap nila ang Denver Nuggets, tinalo at tinapos nila ang serye sa Game 6. Ngunit sa second round ng playoffs, nang mapatapat sila sa number 2 seed noon na San Antonio Spurs, na pinangungunahan ng kanilang big 3 na sila Duncan, Ginobili at Parker, na mayroon pang
pausbong na Kawhi Leonard. At sa pagkakataong ito, hindi nga umubra ang Splash Brothers na tinapos ng Spurs sa Game 6 ang kanilang serye. Sa unang playoffs game ng Greatest Shooter ay nag-average ito ng 23.4 points per game at 8.1 assists per game na mayroong 40% shooting mula sa 3. 2014 to 2015 season simula na ng paghahari ng Warriors. Sa taong ding ito, si Steve Kerr na ang kanilang head coach. Parang sasakyang walang balak pumreno ang Warriors dito nang suyudin nila at araruin at pagharian ang buong West. At sa pagkakataong ito ay nakuha nila ang number 1 spot. Matapos silang mag-record ng 67-15 win-loss record. At yan ay sa pangunguna pa rin ng greatest shooter na si Stephen Curry na nag-average ng 23.8 points per game, 7.7 assists per game na may 44.3% shooting mula sa 3. At dahil nga dito, mga idol, siya ang hinirang bilang regular season MVP. At sa season ding ito ay nanalo din siya sa 3-point contest champion. So sa pagtapak nga nila sa playoffs, lalong bumulusok ang Warriors nang makaharap nila at walisin ng walang kahirap-hirap ang New Orleans Pelicans ni Anthony Davis. Sa second round nang talunin nila sa 6 na laro lang ang Memphis Grizzlies. Western Conference Finals, ito na rin ang unang pagkakataon na makaharap nila ang Houston Rockets. At kamuntikan pa nila itong walisin. At sa pagkakataong ito, after 6 season, mga idol, ay nakatapak na rin si Curry sa NBA Finals. Dito ay nakatapat nila ang kupunan ng Cleveland Cavaliers na pinangungunahan ng kanilang Big 3 na si LeBron, Kyrie at Kevin Love. Ito ang pinakaunang finals ng Greatest Shooter na kung saan ay dinomina nila ang laban kontra sa Cavs. At dito ay nakasungkit na rin sila ng pinakauna niyang kampiyonato. Yun nga lang, mga idol, si Andre Iguodala ang itinanghal bilang Finals MVP. Next season, 2015 to 2016, ay lalo pang nagdomina sa season na ito ang Golden State Warriors sa buong regular season. At ang season ding ito nang maibreak nila ang best record ng Chicago Bulls na 72-10 win-loss record ay binura ito ng Warriors ng 73-9 win-loss record at sa pangunguna pa rin yan ng greatest shooter na si Curry. At nagtala ito ng 30.1 points per game at 6.7 assists per game. Kaya naman mga idol, siya na naman ang tinanghal bilang back-to-back regular season MVP. Bukod dyan ay tinanghal din siyang NBA scoring champion at NBA steals leader. Pagtapak nila ulit sa playoffs nang araruhin nila ang mga kupunang kanilang nakaharap. Pero sa West Finals nang dumaan sila sa isang acid test kontra sa Big 3 ng OKC. At talagang napalaban ng gusto dito ang Warriors, mga Lodi. Pero pagdating ng Game 7 ay sila pa rin ang nanaig. At muli ay nagkatapat uli sila ng Cleveland Cavaliers. Ito na ang ikalawang pagtatapat ng Warriors at Cavs sa NBA Finals. Well, maganda ang naging panimula ng Dub Nation. Sa katunayan nga, mga idol, ay hindi nila pinaporma ang Cavs dahil nakuha nila kaagad ang una at ikalawang panalo. Sa Game 3 naman nang makabawi ang Cavs, pero pagdating ng Game 4 ay nakuha ulit ng Warriors ang panalo at dito, mga idol, ay nakuha nila ang 3-1 deficit para ilagay nila sa alanganin ang Cavs. Pero hindi nga nagpatinag si LeBron at ang Cavs at sa pilitang punersa ang serye papuntang Game 7. At sa kabila ng pagkalubog sa isang malalim na 3-1 deficit ay nagawa pa nga nilang magkampiyon sa tulong ni Kyrie at LeBron. Sa uli ay nanakawan pa sila ng kampiyonato ng Cavs. Kaya isa ito sa may tuturing na greatest comeback sa history ng basketball. At isa naman ito sa disappointing finals ng Golden State Warriors. 2016 to 2017 season nang maidagdag pa ng Warriors sa kanilang lineup si Kevin Durant. Kaya naman ay mas lalong lumakas ang kupunang ito. Matapos nilang dominahin at pagharian ulit ang buong West at pinwest 1 na naman nila ang number 1 spot sa West na may record na 67-15 win-loss record. At sa season ding ito ay bumaba ang stats ng greatest shooter sa 25.3 points per game ang scoring ni Steph dahil marahil na rin naladagdagan pa sila ng isa pang scorer sa katauhan ni Kevin Durant. At sa muling pagtapak nila sa playoffs sa season ding ito ay sinuyod nila ang kanilang mga nakatapat magmula sa first round hanggang sa semis. Winalis lang nila na parang kalat ang mga nakatapat nila. At sa pagkakataong ito ay muling nakabalik sa NBA Finals ang Warriors. At gigil makabawi, sa ikatlong pagkakataon ay muling nag-cross ang landas ng team nila at ng team ni LeBron. Biruin ninyo mga idol, 4 consecutive season na sila lang ang nagbabakbakan sa finals. Kaya kumpiyansa ang Golden State Warriors na makakabawi sila sa mapait na sinapit nila sa Cavs nung last finals. Dahil nasa kanila na ang best scorer na si KD. Well, nagawa ngang ilang paso ng Warriors ang Cavs at isang beses lang pinatigim ng panalo. At sa season ding ito ay muling nagkampiyon ang Warriors. Well, ang problema
mga alang mga idol ay hindi na naman pinalat ang greatest shooter. Matapos tanghaling finals MVP ang recruit nila na si Kevin Durant. 2017 to 2018 season, muli na namang nag-cross ang landas ng Cavs at Warriors sa NBA Finals. Well, walang kahirap-hirap na nakuha ng Warriors ang kampiyonato kontra sa Cavs. Dahil sa mga panahong ito ay umalis na sa bakuran ng Cavs ang best point guard nila na si Kyrie Irving. Kaya naman ay walang kahirap-hirap na winalis lang ng Warriors ang Cavs sa 4 na laro. At sa mga panahong ito ay ito na ang pangatlong kampiyonato ng ating greatest shooter na si Steph. Nakakuha man ulit ng kampiyonato ay hindi pa rin pinalad si Kerry na masungkit at makuha ang finals MVP dahil kay Durant pa rin ito napunta. 2018 to 2019 season, muling nakarating ang Warriors sa finals. Dito ay susubukan nilang kunin ang three-peat. Pero sa kasamaang palad ay na-injury ang kanilang best scorer na si Kevin Durant. At sa game ng Warriors laban sa Toronto ay tuluyan nang bumigay ang paa ni KD na nauwi na sa Achilles injury. Sa game 6 naman nang ma-injury naman si Klay Thompson. At dahil sa mga natamong injury ng kanilang mga main player ay natalo nga sila kontra sa Raptors. Dahilan para hindi nila makuha ang three-peat. Well, dahil sa another disappointment na ito ng Warriors, next season ay umalis na rin sa bakuran ng Warriors si Durant. Dahil na rin sa naging awayan nila ni Draymond Green. Dito na unti-unting inalat ang Warriors sa pagkawala ni KD. At ilang season ding hindi nakapaglaro si Thompson. Kaya naman naging mailap sa kanila ang makapasok ng playoffs. 2021 to 22 season mga idol, ito na ang taon na unti-unti nang bumabangon ang Warriors. Muli silang nakapasok sa playoffs at pinwestuan nila ang 3rd pwesto sa West. At pagdating ng playoffs ay muli nang nagkasamang maglaro ang Splash Brother kasama si Draymond Green at nadagdag pa sa kanila si Andrew Wiggins. Muling bumalik ang init ng Warriors sa playoffs nang durugin nila at hindi pa pormahin ang Dallas Mavericks at tinapos nila ang serye sa West Finals hanggang Game 5 lamang. At dito ay tinanghal ang greatest shooter bilang Western Conference Finals MVP. At pagtapak nila muli sa finals, nakaharap nila dito ang kupunan ng Boston Celtics. Sa kabila ng kanilang small ball lineup ay walang takot nilang sinabayan ang malalaking player ng Boston. At sa uli ay nanalo ang Warriors at nakuha ni Kerry ang pang-apat niyang kampiyonato. At hindi lamang yan mga idol, nakuha na rin ni Steph ang pinakauna-unahan nitong finals MVP. At sa season lamang ito mga idol ay 3 trophy ang nakuha ng ating greatest shooter. So 2022 to 23 season, nagsubok pa si Kerry at ang Warriors na makapatong ulit sa finals. Kaya lang pagdating ng second round sa West Playoffs ay nakaharap naman nila ang kupunan ni LeBron. At sa game 6 ng kanilang serye ay tuluyan silang inilaglag ng Lakers. So sa bagong darating na season na ito mga idol, muling susubok ang Warriors na magkampanya para sa isang kampiyonato. Dahil ngayong off season nga lang mga idol ay nakuha nila ang best point guard sa NBA na si Chris Paul.